ano naman yung pinakamalaking kinita mo sa loob ng isang cut-off? Ano naman yung mga bagay na naipundar mo na mula nung naging call center agent ka? Magkano naman yung non-taxable allowance mo? Ano-ano naman yung mga incentives na nakukuha mo? Due to inflation rate, di ba, apektado yung bansa natin yan. Sa tingin mo ba, competitive pa rin yung nakukuha nating salary sa BPO industry? Magkano nga ba talaga ang salary ng isang call center agent? Totoo ba na well-compensated ang mga nagtatrabaho dito sa BPO industry? Hi Meta Peeps! This is Jamie once again, and for today's video, we went here in Ortigas to ask call center agents kung magkano nga ba talaga ang mga sweldo nila, kung ano yung allowances, benefits, and bonus na nare-receive nila on a monthly basis. Kaya without further ado, kachika na tayo sa ating mga bayaning puyat dito sa Ortigas area. Ano ka nakatagal sa BPO industry? 1 year and 3 months. Magna 9 months. 8 years this October. Going to 4 years na po. Mag-3 years. 5 years. More than 4 years na. 10 years. Ang galing! Ang galing! 8 years na. 8 years plus. 10 months. 10 months. Ano na yung mga accounts na na-handle mo? Yung mga job description lang? Technical, customer service, relay, medical. Customer service, Telstra, escalations. Social media, healthcare, tsaka tech. Telco, healthcare, saka food delivery. No, UK, ano pa lang, survey account. Survey account pa lang siya, first time. Financial account, kami yung nag-handle ng mga credit and debit card. Tapos yung is, yung mga hiring na companies, kami din yung mga nag-assist sa kanila. Taking order siya from US. Order taking, courier, hiring company. Yun yung mga naipundar mo na gamit. Yung mga basic necessities natin, cellphone, and ngayon, ongoing, sasakyan. Oh my God! Shout out VS Nation. TV, microwave, electric stove. Wow! Yun, electric pan, ganun. Appliances, phones, mga gamit ng mga bata, ganun. Pasok, mag-iipon pa lang. Ngayon kasi nag-aaral ako at the same time tumutulong pa rin ako sa parents, yun pa lang. Hindi gamit, aso. Ah, aso? Yes. Nag-i-invest ka sa mga aso? Yes. Madami, nakakuha ko ng sarili kong bahay. Uy, grabe, sariling bahay. Yes, nakakuha ko ng sarili kong motor. Uy, motor? Tapos, ayun, on top of that, nagbibigay pa ako sa parents ko every month. Uy, every cut-off, actually. Napakabait na bata. Breadwinner ka ba? We can say yes. And by the way, kung naghahanap ka ng mataas na sweldo, we may have the right account for you. May BPO experience ka man or wala. We offer salaries ranging from 18 to 35,000 pesos plus additional incentives and allowances. Just click the link in our description box below and fill out our online application form, and one of our recruitment specialists will reach out to you for an interview. Magkano naman yun ng taxable allowance mo? 5 to 6 million. Laray na lang natin sa 2K. Okay. 17,9,500. Ano naman yung pinakamalaking kinita mo sa loob ng isang cut-off? Sa isang cut-off, 29,000 kasama yung incentive. As for dollars, naka-gain na ako ng $1,125 a month. 9? Or 8,9 ganun. 18,000 before nung sa international. Mataas yung inflation rate. Tingin mo ba nakakatulong pa rin ang BPO para makasurvive yung mga Pinoy? Sobra, sir. Bakit? Kasi it depends naman dun sa mga account na napupuntahan. Pero in terms ng call center, sa salary wise, malaki. Plus incentive wise, malaki. Tulong naman po. In a way, basta marunong ka lang talaga mag-handle ng kinikita mo, nakakatulong siya. Opo. Alam natin na mas parang mas angat ngayon yung sweldo or yung salary ng mga call center. Pero sa ngayon, mas okay sa amin yung pagiging call center kasi nga napupunan namin yung mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Okay. Oo. Kasi parang yung BPO company kasi is parang in demand siya ngayon. Kasi maraming mga working student na ang pinipili na magtrabaho sa call center. Okay. Sa tingin ko, yes. Why? Kasi binabase naman nila yung sa experience, saka mas matagal na experience, mas mataas yung
rate na binibigay? Oo naman, syempre. Kasi as a BPO employee naman, madali yung, not really madali, it depends on how you handle stress eh. Kasi, pero compared to other jobs, nakaupo ka lang, nai-airconan ka, calls ka lang, chats ka lang, madali siya, yes. And for inflation naman, parang nakakasabay ka sa inflation eh, with the salary na nakukuha mo sa BPO. Of course! Why? Diyos ko naman. Pagka ano naman, kasi may it nag-offer naman ng mga work from home, so nakakabawi naman. Tsaka yung salary naman is above minimum, so nakakabawi. Yes, sobrang laki pa rin ang tulong niya. Kasi masyadong malaki yung diferensya from minimum wage earner to BPO employee. Oo, kasi alam mo, actually sa salary pa lang, okay na siya. Kano ang nasisave mo on a monthly basis? Siguro mga nasa 7, gano'n. Wala po. 6,000 to 8. I can't tell kasi may hinulugan eh. So, most likely yun yung pinaka-savings as of now. Ano-ano naman yung mga incentives na nakukuha mo? Incentive, siguro maraming maraming factors. Factor ang incentives eh. Like attendance, performance. Wow. Yung mga yun. It depends sa company. Sometimes may perfect attendance bonus, may incentives pag namingit yung productivity. CSAT incentives saka sales. Agent po, pang magigit top agent. Parang mga monthly incentive programs. Opo. Weekly top agent. Well, usually, pag mabait ka, hardworking ka, meron kang incentives para doon. Pag lahat kang present, attendance bonus yun. Totoo ba na mayroong discrimination sa call center? Actually, random siya eh. Pag natapat ka rin sa mga call center na hindi masyado maayos yung management, magkakaroon siguro ng discrimination, lalo pag may power trading. Kaya may mga, pag nasinuwerte ka naman, goods naman. If you enjoy videos like this, pa-like, share, and subscribe naman to our official YouTube channel, Metacom Careers, para lagi kang updated sa mga new uploads. Now that we got an idea about the compensation in the BPO industry, what else do you want to know? You can suggest by leaving a comment below ng mga topics na gusto nyo pang mapag-usapan natin with our mga bayaning puyat. So see you on our next video. Bye!